Claro. And this is really what I said. Go out and hunt for them. Arrest them if they're willing to surrender. But if they offer a violent resistance, and you think as a police arresting officer, your life may be in jeopardy or danger. That's really what I said. If you destroy the children of my country, if you destroy my country, I will kill you. A weak leader. Pilipinas ang ating sitambayan na sinilangan, tahanan ng ating lahi at ang mga hinirang madaming bagong kagandahangin ng patataas na kahit wala na ang tanawin. Iba rin dating sa Pilipinas pinagbayaan. Madami ang nagnakaw sa kaba ng ating bayan. Yung ibang nagsiupo at pumasok sa palasyo, mas inintindi yung pera kaysa magsebisyo. Sinong ating lalapitan kapag merong kailangan? Meron pa bang pinuno na tapat sa katungulan? Anong silbi ng batas kung merong pinapanigan? Pasensya na kayo, ito po'y opinion lamang. Ibangon natin ang Pilipinas. Sa kahirapan tayo'y magsumikap. Ibangon natin ang Pilipinas. Dahil Pilipino ay masisipan. Maraming Pilipino na nagugutuman, pero walang pake ang ating mga kababayan. Kawawa naman yung mga taong nahihirapan, na inaapit din yung tukso na mayayaman. Pagdating ng eleksyon, kanya-kanya ang galawan. Yung iba binibili pabuto sa taong bayan. Saan na napunta yung tinatawag na batas? Kung patuloy dumadami ang kurakot sa Pinas, nakakalungkot ng isipin, pera na nagpapaikot sa bawat mga tao. Handa nilang alipinin kahit kapwa Pilipino. Dilaw, puti, asul ang kulay ng ating watawat. Ang hirap sa ating bayan, kailan ba matatapos? Mga kababayan natin, palo makakaraos. Makaguluhan sa atin ay hindi matapos-tapos. Ano man ang iyong kulay, iisa ang ating lahi. Balang araw sa gitna ng ulanan, lilitaw ang bahagari. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig na mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay live na live ngayong Miyerkules Santo, March 27. Alright, so magandang araw po sa mga silent viewers, sa mga nag-like, sa mga nag-share na. Maraming salamat sa mga hindi pa nag-like. Abas like-like naman po tayo mga kabatid. At doon sa mga bago nating subscribers, welcome po tayo dito. At syempre, huwag natin kakalimutan ang... Sana yun? Wala na? Yan. Ang bugas! At syempre, batiin muna natin yung mga nandito, ha? Katulad ni YouTube, June Untal, Digna Mi Amor, Maris Pilion, nandyan si Wapakel, sila magandang gabi, Emily Nibona, Maria Jesus, Raymundo Manluko, Trolayda Arcilia, Fanny Putnam, Raymundo Manluko, yan. Just G, Mitchang, hello, magandang gabi.
Baby's Vlog, April Day 19, Ramon Adana, Marlon Sungkad, nandyan si Emily Nibona, Trini Marvel, Marlita Garcia, Edwin Aguilar, Venus Diaz, Rosa de la Cruz, Nene Esteban, Mel De Larios, Lucky Porter, Pura Concepcion. At nandyan din si Boots Valera, nandyan si Jing AJ. At syempre nandyan si Abril Amore, 519. Brigitte Sagon, Choyens Vlogs, hello, Danilo Demetrio, Sandy Esculano, Isabel, Sorina Marujo, Diana Bangsuy Nunez, Richard Omela, Claudia OFWTV. Magandang gabi po sa inyong lahat, syempre. Shout out sa mga taga Doha, Qatar. Katulad ni Claudia OFWTV. Benjamin Go, magandang gabi. Nabudol ni Bangag, magandang gabi. At shout out din sa mga babaeng natin diyan sa CDO, Cagayan de Oro. At syempre, huwag kakalimutan ang like at share. Oo, yan. Miyerkules Santo ngayon, mga kababayan. Ano ang plano? Saan ba lakad natin? Kayo ba ay magbabagasyon? Kayo ba ay mananatili sa bahay? Kayo ba ay magbibisita iglesia? Sino naman ang ano ng mga tradisyon ng ating mga Pinoy, no? Nating mga Pinoy na sa tuwing Semana Santa, nagninilay-nilay, nagpo-prosesyon, yung iba, nagbabakasyon. Oo, saan kayo doon? Shea Bautista Channel, hello! Jesse Mejia, hello, watching from Misamis Occidental, Mindanao. God bless more power. Thank you. A shout out po sa inyo lahat, mga kababayan. And once again, sa mga silent viewers natin, shout out po sa inyo. Pwede kayo mag-comment, ha? At syempre sa mga manunood ng replay ng ating live stream ngayong gabi, shout out sa inyo. Nababasa ko yung mga comment nyo. Thank you sa inyong suporta. Alvaro Napoles, Eileen Narciso, magandang gabi. Naka-impake na ba? Yung magbabakasyon dyan, naka-impake na eh. Aba, mahaba-haba eh, no? Webes hanggang Linggo. Yan. 4 days vacation. Tayo po ay magbabakasyon din bukas, no? Actually, hindi sana tayo magla-live ngayon kasi marami pa tayong gagawin. Pero, syempre, na-miss ko kayo eh. Matagal-tagal tayong mawawala at baka makapag-upload naman tayo. Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. Balik tayo ng Linggo. Elina Dogiles, hello, magandang gabi. Corazon Austero, Lodi Santos, Major Problem, hello, magandang gabi. From Davao de Oro, yan. Jean Carino, Chona D, magandang gabi. Amador Pateros, hello, magandang gabi. Shout out. Eileen Narciso, bahay lang po kami. May simbahan naman po dito, tsaka para makatipid po. Naitulong ko po kasi ang dapat pamasahe kaya di na ako nangapunta sa Manawag. Ay, okay lang po yun, di ba? Ang pinaka-importante naman, unahin po natin yung mga pinaka-importanting bagay. Okay? Yun po ang tamang landas. Yan. Yun po ang tamang mga move, no? Yung unahin po natin yung mga importanting bagay-bagay. Di ba? Chonady from Italy. Yan. At syempre nandyan si Meow Meow. Oy. Maria Ana Tumiyama, magandang gabi. Oy, Amador Patero, shoutout. Oh. Sinoutout na kita eh. Chrissy Brooks, hello, magandang gabi. At syempre, ano ba pag-uusapan natin ngayong gabi? Oo, pag-uusapan natin mga kababayan itong mga nagbabagang balita na binabalita ng mga mainstream media. Oo.
atin po itong re-reactionan katulad ng pagtatanggol ha ni Pulong Duterte sa kanyang minamahal na prinsesang kapatid ha, na walang iba kundi si BP Sara Duterte. Ipinagtanggol, ha? Ipinagtanggol dito sa mga obob na kritiko ni BP Sara ng kanyang kapatid. Yan. At pag-uusapan din natin mga kababayan, itong mga pulis na nagpatupad lang ng war on drugs sa Batilanggal. Abay, wala na magtatrabaho ang pulis niyan. Nako po. At syempre, pag-usapan natin mga kababayan, PRRD paiimbestigahan. Nako po, oo. Eto mga kababayan, halata-halata yung mga galawa nila, no? At pinagsasabay-sabay na nila ang mga Duterte ngayon, no? Strike-strike na to, no? Ay, shoutout kay Concepcion Maninang, Los Biminda Espinosa, Michelle Blasa, Triggerman. Hello, magandang gabi from South Korea daw siya, oh. Concepcion Maninang, hindi ko makita, ano yan, Canada, eh? BBS, okay, BBS Las Vegas, hello, magandang gabi. At nandyan din si Eileen, hello, magandang gabi. Watching from Kuwait, yan. Michelle Blasa once again. Don Polobi alias Pangga 2024 YD Official Channel, hello. Daisy D, Jeffrey Andre Plaquino, hello, magandang gabi. Master, hanggang kailan ka ba magla-live? Oo. Eh bukas po, baka hindi po tayo makapag-live kasi meron tayong pupuntahin. Muhammad Hassan Rahim, magandang gabi. Lorela Gutierrez, Tess Binko, Joel Tinaitina, hello, magandang gabi from Kingdom of Saudi Arabia, Davao City. At syempre, Nanay Feliz Nell, thank you so much for your pakulay, paunang kulay. Yan. At shout out kay Elizabeth Nicolai Dubai. Ano yun? Hindi ko mabasa. Ano yun? Message retracted. Tess Binko, magandang gabi. Pedro de Loyola, magandang gabi from San Francisco, California. Nakarating na naman tayo. Nakarating na naman tayo sa iba't ibang panig ng mundo, mga kababayan. At syempre, shoutout kay LNM at ZSN Pai. Yan. Nakapag-like na po ba lahat? Yan. Yun lang naman ang hinihintay ko, like. Yan. Wapa Kels is in the house! Okay. Yo Loops, magandang gabi. Melda Dumlao, magandang gabi. At syempre kay Pinky Punky, magandang gabi. Angel May Ampilanoen. Shout out Joel Marcial, shout out ah. Boss, live kami nasa Malaysia. Oy, shout out diyan sa Malaysia eh. Shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia. At shoutout din kay Thinkerbell. Yan. Sabi ni Sherlani Pipito, Master Judea, bigyan mo ng babala ang mga tao na huwag maniwala sa kumakalat na character change na gusto nila paniwalain na ito ay makakabuti sa bayan. I-block ka mo niya ang mga walang nang wala nang mabubudol. Yan, okay? Sabi ni sino pa bago dito? Cherry D watching from Hong Kong. Shinhari, hello, magandang gabi. Atanista, magandang gabi. Oo. Euro 5 is in the house. Okay, Concepcion Maninang, yan UK pala. Kala ko Canada 'yan, liit kasi hindi ko makita. Australia Homes, magandang gabi. Palagay ko, kunyari lang yan na tinanggal pero nabayaran yan. Name your price, ika nga. Eh, di natin alam. Sabi yan, Israeli Homes. Eric Justopa, hello, magandang gabi. From Bangkok, Thailand. Yan. At syempre, shoutout din kay, sino ba? Ma'am Virginia Foruya. Shoutout po.
Oy, Concepcion, Maninang, thank you so much for your pakulay. At dahil dyan, bigyan natin ng jacket yan. Yan. Kuyoko Sudoo, hello, magandang gabi. Mary Faith Rial, magandang gabi. I'm watching from Riyadh, supporting your channel and DDS vloggers from the bottom of my heart. Oy, thank you po ah. Thank you po sa lahat ng sumusuporta sa atin at pati na rin doon sa mga kasamahan natin, ng mga DDS vlogger. Yan. Jasmine, watching from Davao. Nabuang na sila. Lalo pa't palapit na ang eleksyon. Yan. Ayan, from Davao, coming from Davao, Jessa Davao. Magandang gabi. From Saudi Arabia. May Marzano, magandang gabi. JB, magandang gabi. Shertani Pipito, magandang gabi. Kumakalat ang charter chains. Ayayaan nyo. Ganyan naman talaga ginagawa nila. Pag magbabakasyon, ginagawa talaga nila yan. Diba? Yung tawag dito, yung People's Initiative, inilabas din nila yon noong holiday season. Para nga naman, 'di ba? Yung mga tao, paulit-ulit nila mapapanood habang nakabakasyon. Alam na nga natin yung mga style niyan eh. Shout out kay Eric Miguel, Johnny Kikuchibara, Share, magandang gabi. JRM, magandang gabi. From Saudi Arabia, Beth Javier, magandang gabi. From New York, Delight, magandang gabi. Crazy Brooks, nandiyan si Mitzi, Panda 23, Bunny Hernandez, hello. Ayan na, Janice Angeles, magandang gabi. Lorena Benito, yan. Priscila Mercado, magandang gabi. Actually, hindi ka pa naman late, hindi pa naman tayo nag-start. Shoutout po sa inyo lahat, Joel Trinitina, advance blessed happy birthday to former President Rodrigo Roa Duterte. Yan sa 28 po yan, ano? 28? Yan po ay sa Biyernes. Palms Cute, hello, magandang gabi. Susan Park, watching from Korea. Tina Pecho, magandang gabi. Sabi ni JB, kailan namin mapapanood ang video para matapos ng lahat? Abay, mo ko nga eh. Eileen Ilamparo, hello, magandang gabi. Watching from Muntinlupa. Joanne, watching from Cebu. Yan. Terry Lerida, hello from UAE. Yan. Thank you, Ken May, sa iyong paglalike. Maria Luisa Sutaso, hello, magandang gabi. Magandang gabi rin kay Maria Cecilia Malinao. Yan. At nandyan din si Brad Bong TV. Yung. Sabi ni Concepcion, Maninang, actually the time here in UK is 1:30 PM po. Oy, thank you ha. Thank you for informing us. Dito naman sa amin, sa Pilipinas, 9:40 ng gabi. Nelly Low Mix Vlogs, hello! At nandyan si Sally. Magandang gabi, Sally. Bunny Hernandez, ano ba yung vlog mo? Puro baste. Ano ba? Babalita natin. Ano ba gusto mo? Joel Tinatina, bukas na po. Birthday ni PR Ardia. Bukas ba? Ayun nga pala, no? 27 na pala ngayon. Sorry. Advance happy birthday. Mahal namin Pangulong Duterte na mahal ng sambayan ng Pilipino. Oo. Palakpakan natin. Oo. Happy birthday. Ha? President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, presidente pa rin siya eh. Lovely, magandang gabi. Carolina Kreiner, magandang gabi from USA, New Mexico, USA.
Chan, magandang gabi. Mirani Kimura, Abel Bartulata, magandang gabi. Renato Juanites, yo, Wontin Lupa City, oh. Annabelle Mergen, watching from Vancouver, Canada. Ayan na, si Angel Gabriel. Hello, magandang gabi. At syempre, nagpahulay si Lucky Porter. Master, pang Biko lang. Narinig ko kahapon, favorite mo ang Biko. Oy, thank you. Ibilin natin ng Biko yan bukas. Ibilin natin ng Biko bukas. Amador Pateros, Master. Ano ba yung tanong niya? Update sa pulburon ni Kuting. Relax, relax lang daw po tayo. Relax, relax lang tayo mga kababayan. Dahil darating ang tamang panahon. Sabi nila ah. Jerry Consol, hello, magandang gabi. Main P, magandang gabi. Fighter Lolita, magandang gabi. And Sus, magandang gabi. Lynn Salvador, magandang gabi, watching from Hong Kong. Okay, sige, mag-start na tayo mga kababayan, okay? Start na tayo at maya-maya na uli tayo mag-shoutout uli. No? But anyway, pumasok, Annalyn Abad, Saudi Arabia, Jeffrey Yandre Plaquino, magandang gabi master, watching from Calamba, Laguna. Yan. Veneracion Seblos, yan. Abel Bartulata, sino po ba yung nababasa natin dito? Ana Pujimatsu, oh, and Sus, relax lang, malapit na, okay? Veneracion, Annalyn Abad, yan. Wishing you the best, Tatay Digong. Sabi yan ni Venus Diaz. Geraldine Inoue, always watching from Japan. Stay safe, God bless you and your family. Thank you so much. Carolina Alano, just woke up from Texas. Yan, palakpakan natin. Jeronimo Bonina, solid kaming Duterte, Mayor Baste, good job sa war on drugs. Okay. Okay, mag-start na po tayo mga kababayan. And once again, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kababayan nating OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo, magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, this is Master Judea. Nagbabalik na naman dito sa ating Wednesday edition ng ating live stream. Unang-una sa pag-uusapan natin mga kababayan, ito yung pagtatanggol ni Pulong Duterte dito sa mga obob na kritiko ni BP Sara Duterte. Okay? So, nung nakaraan mga babayan, napag-usapan natin itong pamimilit kay BP Sara Duterte na magsalita or magbigay ng opinion regarding dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Diba? So, kumbaga, parang inuobliga nila si BP Sara Duterte na tawag dito, magsalita ukol dyan sa West Philippine Sea. Dahil para pag magkamali si BP Sara Duterte ng mga sasabihin ay siyempre magagalit ang mga Pilipino. Kung halimbawa malalaman ng mga Pilipino, halimbawa man na maramdaman ng mga Pilipino na ang leaning ni BP Sara Duterte ay sa China or anything like that, magagalit sa kanya ang mga Pilipino. So eto na nga mga kababayan na talagang pinagsasabay-sabay na po silang mga Duterte. Okay? Pinagsasabay-sabay na po ang mga Duterte ngayon, si Pulong Duterte, Basti Duterte, BP Sara Duterte, at pati na rin si dating President, President Rodrigo Roa Duterte. Binabagsak na po nila ng binabagsak mga babayan. Talagang dinudurog na nila, dinudurog sa pamamagitan ng mga black propaganda. Kung ano-ano ang sinasabi nila. At kung tayo mga kababayan ay hindi nag-iisip, ay hindi natin malalaman kung sino ang mga nag-uutos nito ganito, di ba? So eto mga kababayan, na nangyayari ngayon, at pakunya-kunya rin na wala silang alam at medyo ginagamit nila yung ibang mga personalidad para banatan ang mga Duterte. Para nga naman, hindi sila mapagbintangan, hindi ho ba? Okay? Ginagamit nila ang akbayan, ginagamit nila ang makabayan block para banatan ang lahat ng mga Duterte. Sa tulong din yan ng mga vlogger na mga bayaran, mga kababayan, hindi ho ba? So now, eto na nga. Dahil sa pamimilit nitong mga obob na magsalita si BP Sara, or magbigay ng opinion regarding dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea, na ito mga kababayan, ang purpose nito ay ikahon si BP Sara Duterte. Napag-usapan na natin yan. Ikahon si BP Sara Duterte or gamitin ang kanyang mga salita
laban mismo sa kanya. Okay? So ngayon, talagang target nila mga Duterte, dinudurog nila mga kababayan. At eto na nga, siyempre bilang kapatid, ipagtatanggol ni Pulong Duterte ang kanyang kapatid. Ako nagtataka nga lang din ako, mga kababayan, kung bakit inuobliga or pinipilit nilang magsalita si BP Sara Duterte regarding dyan sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea na hindi naman niya trabaho yan. Diba? Hindi naman trabaho ni BP Sara magsalita. Hindi naman trabaho at unang-una, hindi naman pakialamera si BP Sara Duterte. Alam niya kung saan ilulugar ang kanyang sarili. Now, kahit sino pa po ang tanongin natin, mga kababayan, ha? Walang power si BP Sara Duterte pagdating sa foreign policy ng ating bansa. Ang arkitekto po ng ating foreign policy ay walang iba kundi ang presidente. Okay? So, and I don't think na kailangan magsalita ni BP Sara Duterte. Okay? So, itong mga kababayan, gusto lang ipamukha sa mga tao. Now, tingnan mo, itong mga Duterte, tingnan mo, oo, mga China talaga tayo, mga China talaga yan. Oo, mga China talaga yan, tingnan mo, hindi nga nagsasalita. Oo, hindi nga nagbibigay ng opinion dyan sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Una-una, wala akong West Philippine Sea. Wala kang makikita, kahit sa diksyonaryo, encyclopedia, wala kang makikita ang West Philippine Sea. Ang tawag po dyan, South China Sea. Okay? At yan po ay pinag-aagawan. Oo. Wala po may ari nun. So now, ito po ang sagot ni Pulong Duterte doon sa mga, isa na dyan sa mga namimilit, si Tariela. Isa pa itong gunggong na si Anthony Taberna, Akbayan, at ang mga makabayad black. Diba? So eto ngayon, ipinagtanggol ni Pulong Duterte si BP Sara. Okay? Davao City First District Representative Paulo Duterte says, questions on China's actions in the West Philippine Sea should be hurled at government agencies responsible for the country's foreign policy and external defense and not to Vice President Sara Duterte. Mm. Representative Duterte comes to the defense of his sister after Akbayan Party questioned why the Vice President remains silent on issues involving China's harassment of Filipino vessels and the Philippine Coast Guard. According to the lawmaker, the country's foreign policy is handled by the Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs. Ah, maliwanag po ah. Trabaho po yan ng Department tuloy. Trabaho po yan ng Department of Foreign Affairs. Trabaho po yan ng National Defense. Trabaho po yan ng presidente. So bakit kailangan magsalita ni BP Sara? Para bitagin ninyo sa sarili niyang salita. Ha? Ah. 'Di ba? Hindi naman obob si BP Sara Duterte. Eh pag nagsasalita nga si BP Sara Duterte, namamangha kayo eh. Oh. 'Di ba? Oh, hindi basta-basta magsasalita si BP Sara Duterte nang walang laman. Hindi katulad nyo, katulad nung iba dyan, na puro salita lang. Puro salita na nga, ang mga laman pa nga ng salita, puro singaw. Puro hangin. So eto, sabi ni Pulong Duterte, parang ibig sabihin ni Pulong Duterte dito mga babae, hindi trabaho ng kapatid ko ang makialam diyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ha? Oh, unang-una katulad ng sinabi natin, ha? Katulad ng unang sinabi natin, mga kababayan, ha? Si BP Sara ay hindi pa kaelamera, hindi bidabida. So ba't kailangan pa niya magsalita diyan? 'Di ba? Oh. Bakit kailangan magsalita ni BP Sara regarding diyan sa West Philippine Sea? Mga bidabida kasi, no? Itutulad nyo naman si BP Sara sa mga idol nyo ng mga bidabida. Not the Department of Education which Vice President Duterte heads. Anong trabaho ng Department of Education? Anong trabaho ng Secretary of Defense Secretary? Di ba mga eskwelahan yan? Di ba? Representative Duterte urges the Vice President's critics to use the Holy Week to reflect on why people supposedly nail everything to his sister. On Tuesday, March 26,
Akbayan Party Head Rafaela David called out the Vice President for her supposed deafening silence on issues involving Chinese. Oh, tama si ano, tama si Wapakel. Sabi ni Wapakel, gawin muna nilang Pangulo si Inday Sara para may karapatan. Si Mike Abe pala, siga-siga pala dati yan sa SME na yan. Oh. Oh, ngayon, saan ka na? Oh. Kung ano-ano mga kasinungalingan na pinagkakalat mo. Oh. Ito mo talaga mapapatunayan na hindi porket naging reporter, naging journalist ka, no, eh matalino ka na. Eh minsan, sinungaling ka rin, di ba? Oo. Mm. Tuloy. Intrusion in the West Philippine Sea. Contrasting it, Duterte statements in defense of Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. The Vice President recently defended Quiboloy from different accusations, calling the hearings conducted by two congressional panels a trial by publicity. Ah. So ang pinabanat nila ngayon, mga kababayan, ay pinagtatanggol daw ni Baby Sara itong rapist, itong masama na sa Pastor Apollo Quiboloy, pero hindi niya pinagtatanggol yung mga kababayan natin dyan na sa West Philippine Sea. Diba? Kinukonnect talaga nila. Ano connection nun? Diba? Si Baby Sara, alam naman natin na kaibigan yan ni Pastor Apollo Quiboloy. Diba? Ang problema kasi sa ibang tao, mga kababayan, ano? Ang problema kasi sa ibang tao, ganun-ganun na lang nila kayang itapon, itapon ang pagiging pakikipagkaibigan nila sa isang tao, 'di ba? So hindi naman natin sa sinasabi na konsentihin ni BP Sara kung mayroon mang nagagawa si Pastor Apollo Quiboloy na hindi maganda. Hindi natin sinasabi yun. Ang sa atin lang, mga kababayan, pagkaibigan mo ay kaibigan. Diba? Pagkaibigan ay kaibigan. Lalo't lalo pa na hindi pa naman napapatunayan yung mga akusasyon kay Pastor Apollo Quiboloy. Now, kung si Pastor Apollo Quiboloy, kung si Pastor Apollo Quiboloy ay nasentensya, nahatulan na, at ipagtatanggol pa rin ni BP Sara Duterte, o kung halimbawa man, no? Kung halimbawa man, itong pagdinig or nangyayaring haharaping kaso ni Pastor Apollo Quiboloy ay idinaan sa tama at patas na proseso. Diba? Nahatulan siya. Pero yung proseso ay tama. Patas na proseso, no? So, of course, doon natin dapat batikusin si BP Sara. Ha? Kung alam nating lahat, natapos na yung investigasyon, patas ang ginawang investigasyon at napatunayan na nagkasala si Pastor Apollo Quiboloy, doon na natin questionin si BP Sara Duterte. But until then, mga kababayan, hanggat hindi yan napapatunayan, aba, ang magkaibigan ay mananatiling magkaibigan. Diba? Oh, ang problema kasi sa ibang mga politiko, mga walang utang na loob yan. Nako po, may kilala nga ako eh. Oh. Mga walang utang na loob ang ibang politiko. Kaya nilang ipagpalit ang pagkakaibigan sa salapi. Kaya nilang ipagpalit ang pagkakaibigan sa kapangyarihan. Diba? Tulad ng isa dyan. Yung isa dyan, yung nag-iisang platform, mga kababayan, na nagpatuloy sa kanya noong nakaraang eleksyon. Pinasasara na na ngayon. Ganyan kagarapal ang mga daputa. Mga walang utang na loob ang tawag doon. Di ba? So now, at ibang usapan pa rin, mga kababayan, kung kahit matapos na ang investigasyon na hatulan si Pastor Apollo Quiboloy at alam natin na hindi patas yung nangyaring investigasyon, abay, hindi natin po pwedeng questionin si BP Sara Duterte kung sakali man siyang sumuporta pa rin kay Pastor Quiboloy. Diba? Kasi napaka-importante ng pagkakaibigan dito sa mundo, mga kababayan. Ha? Napaka-importante. Now, kung kayo ay mga ungrateful person, kayo ay mga walang utang na loob, abay, huwag niyo pong ipapari sa inyo si BP Sara Duterte. Diba? Tapos, sasabihin nyo, pinagtatanggol si Pastor Apollo Quiboloy. Diba? Natural, pagtatanggol niya, kaibigan nila yan. Diba?
Ikaw nga minsan pag nagkaka-problema ka eh, 'di ba? Lumalapit ka rin sa kaibigan mo. It doesn't matter, mga kababayan, kung si Vice President Sara Duterte ay Vice Presidente ng Pilipinas. Ang kakapal ng mga mukha nito eh, gusto nila sila lang ang gumawa ng gusto nilang gawin. Mm-hmm. Pag ibang tao ang gumawa, pupunay nila. Oh. Kaya ayan, nagsalita na si Pulong Duterte, mga kababayan. At ulitin natin, ang sabi ni Pulong Duterte, hindi trabaho ng kanyang kapatid ang mangialam sa issue ng West Philippine Sea kasi hindi naman siya taga Department of Foreign Affairs, hindi naman siya taga DND, hindi naman siya ang arkitekto ng ating foreign policy. So bakit magsasalita? Kaya kayo mga ano, huwag niyo kaming tinatanga, ha? Gusto nyo lang bitagin si VP Sara Duterte, ha? Para pahiyain, di ba? Oo. Alam nyo, hindi naman kayo uubre. Hindi kayo uubra. Kung sa talino-talino man lang, hindi naman kayo uubra sa mga Duterte. Oh, pero kung sa try-duran, eh, baka manalo kayo. Di ba? Kasi magagaling kayo dyan eh. Mm. Oh. So next topic natin, mga kababayan, ito, mga pulis naman. Yung mga pulis na nagpatupad ng war on drugs, diyan sa Davao, mga kababayan, ay pinagsisibak. Yan, pinagsisibak po sila. Okay? Mm. Ah, basahin muna natin yung mga bago. Tess Rinon, Rosal Bien, Angela Mahiru, Mary Ann Marcela, Vic Avila, nandyan si sino pa? Gracia Digal, Emily Bona, Annabelle Mergen, Stanley Manalo. Sino pa ba mga bago? Marlita Garcia, Yolanda Kaiser 77, Sally, hello. At syempre, nandyan din si Jing AJ, Rose Pets, Brad Bong TV. Si Mike Abe, nakikipagsabwatan kay Trillanes ngayon. Samantalang dati binabanatan niya yan, di ba? Eh, ganun talaga ang mga taong walang paninindigan, di ba? Si June Bag, nandyan, Maricel Ormandak, Cotelion May. Hello, magandang gabi. Roslyn Manibog, Heidi Manihado, hello, magandang gabi. At syempre, si Carolina Alano nandyan, Brad Bong TV, okay? Eduardo Gaco, hello, Fox Queen, magandang gabi po sa inyo. Mm-hmm. Norma Halava, magandang gabi, watching from Switzerland. Rose Danke, hello. Reggie Q. Vicente, hello, magandang gabi. Nandiyan si, sino pa ba? Delia Bus, magandang gabi po, ma'am. Mm-mm, diba? Iba talaga itong mga to, no? Medyo may konting problema sa pag-iisip, no? Pilitin mo, no? Mm. Igagaya pa si VP Sara Duterte doon sa mga idol nila na kahit hindi nila trabaho pinakikialaman. Mm. Diba? Hindi naman ganun si VP Sara Duterte. Hindi naman siya paki-elemera. Hindi naman siya epal eh. Diba? Hindi nga siya naglalagay ng mukha niya sa mga programa na pinatutupad ng Office of the Vice President. Diba? Hindi katulad ng iba dyan na hindi naman sa kanilang programa, putang ina, yung mukha, napakalalaki lagi. Akala mo sa kanila nang galing yung pera. Kasi yung pinapagmumukha nila, binabalandra. Yung sa DSWD, di ba? Binabalandra yung mga pagmumukha nila. Nakakapal na mukha, no? D-Light, hello, magandang gabi. Cesar Lu, magandang gabi. Jesse Bangilista, watching from Italy. Kate Shane Channel, hello, magandang gabi. Maui Lolit Villa, magandang gabi. Ito, next topic tayo, mga kababayan. So, ang next topic natin, ito po mga pulis na nagpatupad ng war on drugs dyan sa Davao City, sinibak, mga kababayan. Kahapon po, pumutok yung balita na a few days after, no, a day after, or 2 days after na ipatupad
ang War on Drugs sa Davao, meron agad na 7 bumulagta. Okay? May 7 bumulagta mga kababayan dahil ito daw di umano ay mga nanlaban. Okay? At sabi nga natin kagabi, Juan Canadian, hello sir, magandang gabi. Yeah. Sabi nga natin kagabi, delikado ito, mga kababayan. Baka mamaya, madadamay itong si Bastido Terte at baka pati si Bastido Terte ay imbestigan na rin sa ICC. So, hindi nga tayo nagkamali mga kababayan. Dahil ngayong araw, mga kababayan, ay sinibak itong 8 pulis na nagpapatupad ng drugs, war on drugs, dyan sa Davao City. Ang nakakalungkot dito mga kababayan, dahil ito po daw, di umano, ay mga legitimate operation. No? Pag sinabing legitimate operation mga kababayan, ito po ay may pahintulot ng pinakamataas, ha? May pahintulot or inutos ng pinakamataas na katungkulan kung saan mang lugar na yan. No? Pero, ang tanong dito, bakit po sinibak yung mga pulis kung sila po ay nagpapatupad lang ng kanilang mga tungkulin? Inutosan po ba? May nag-utos po ba na sibakin? No? Oh. Alam nyo, mga kababayan, medyo nakakalungkot dyan kasi ganito. Okay? Baka matakot na magtrabaho ang mga pulis natin. Okay? Baka matakot na magtrabaho dahil nga eto tinutupad nila yung tungkulin sa pamamagitan ng pagsunod sa idinideklarang war on drugs ng isang mayor tapos sisibakin ka pala. 'Di ba? Nasaan ang hustisya doon, mga kababayan? Bakit? Yung mayor ba ay winawalan na rin ng kapangyarihan na makapagdesisyon sa kanyang bayan na nasasakupan? Parang hindi naman ho tama yun. Di ba? Oo. Bakit naman ho ganun? Kawawa naman yung mga pulis. Di ba? Na sumusunod lang naman sa utos ng kanilang mga superior. Oo. So ito, panoorin natin mga kababayan. Nalungkot ako bigla. Hindi sana ako magla-live pero... Nalungkot ako dito eh. Oh. Inalis na sa pwesto ang 8 pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, 7 naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26, mula naman sa 21 isinagawang operasyon. 17 rito ang naaresto, 7 baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon, ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. Naknanto ako. Parang feeling ko dito mga kababayan, parang pati mga pulis Davao, parang nagigipit na rin. Oo. Diba? Hindi ko alam. Yun ang pakiramdam ko. Hindi ko alam. Diba? Pero yun ang pakiramdam ko. 'Di ba? So medyo hindi na maganda ito. At wag na po tayo magtataka, mga kababayan. Okay? Wag na po tayo magtataka kung talagang patuloy na lumaganap ang droga sa Pilipinas. Oh. Kasi ito ha, oh, yung mga nagpapatupad, no? Sa bagay wala namang problema na imbestigahan, mga kababayan. Wala namang problema na imbestigahan para malaman, mailatag sa taong bayan kung mayroon ba talagang nangyaring pang-aabuso sa kapangyarihan and all that. Pero parang sila-sila mismo, yung mga kapulisan, hindi rin pinaniniwalaan ng mga kapulisan. Kasi ang sabi nga, di ba, legitimate operation. Pag sinabing legitimate operation, mga kababayan, lahat po yan may papel.
Naka black and white po yan. Batas po yan eh. Pero bakit ganon? Bakit ganon? Ano nangyayari? I'm sorry, ha? Pero alam po natin na laganap ang droga sa Pilipinas. Huwag na po tayong magkaila. Tapos malalaman natin ganyan, yung nilalabanan yung mga droga, si Jibakim pala. Abay, mawawalang gana ang mga pulis na magtrabaho laban sa droga niya. Bakit? Mm-hmm. Protektado na ba natin ngayon ng mga ano? Mga drug lord? Ganun na po ba tayo? Kami po nagtatanong lang, nagtataka, nagtatanong po. Mm-hmm. Kasi parang ura-urada, parang sinibak. Naninindigan na nga, pati yung hepe dyan sa Davao, na ito ay legitimate operation. Bakit? Kawawa. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idiniklara ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs sa syudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating GPNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan. Nako. Oy, Ma'am Kathleen Kikuchi, thank you so much. Nirelieve na po sa pwesto, dinisarmahan na po. Oo. Hayahay, di ba? Huwag na po tayong magtaka na after a few years, marami na naman ang baliw sa Pilipinas dahil sa kadodroga. Wala eh. Yung ibang pulis, maniwala kayo. Yung ibang pulis, ha? Matatakot na manghuli ng adik. Oh. Kasi pag danlaban yung ano adik, siyempre babarilin ng pulis ng laban eh. Alang nga naman pumayag yung pulis na patayin siya ng adik. Mm. Siyempre, yung pulis pag nakaramdam yan ng threat ay titira yan. Oh, so ngayon ano mangyayari? Ah. Oh. Dahil ito nga, pinaninindigan na legitimate po yung kanilang operation pero sinibak sila. So now, ito nakakatakot dyan. Baka wala ng pulis na manghuli ng mga adik. Kasi once again, pag hinuli mo yung adik, hindi natin alam kung ano yung mga nasa utak niyan. Yung mga pulis, kayo na lang, kayo na lang po ang magpabaril. Yung mga pulis. Kasi pag binaril nyo po yung mga adik, sisibaking kayo sa pwesto. Kawawa. Kaya nga, pakiramdam ko dito, matatakot na yung mga pulis manghuli ng adik eh. Oo. Pwede siguro manghuli ng adik, pero gamit nila batuta lang. Para hindi nila mababatay yung adik. O yung sineserba nila ng warrant of arrest, di ba? Kaya lang, ang kapalit doon, sila naman ang mababaril. Por Diyos, por Santo. Hindi ko maintindihan. Kahit anong isip ko, mga kababayan. Kahit anong iano ko sarili ko eh. I-encourage ko sarili ko na sige, ganito paniwalaan natin yan, tama yan. Oo. Well, sa akin, yung investigasyon, wala pong problema yan. Wala pong problema, no? Wala pong problema yung investigasyon. At yan po ay talagang ginagawa naman talaga. Normal po yan. Pero ito ang bilis, oh. Dalawang araw, relieve. Oo. What a human rights, eh. Di ba? Pero yung human rights, pag may mga sundalong namamatay, pulis na namamatay, di ba? Nababaril ng mga kriminal, tahimik sila. Ah. Pero parang iba talaga eh. Hindi ko maisip. Ang gulo na. Naguguluhan na ako, mga kababayan. Kayo ba naguguluhan din o? Sige.
Paliwanagan nyo nga ako, mga babayan, kung tama pa ba itong nangyayari sa atin na ito? Ah? Ah? Ay, naku po. Tuloy natin. To give way to the ongoing investigation. And as we speak, kanina po, ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung regional investigation unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung mismong city director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang, at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Oh, legitimate! Legitimate ang police operation. Sus Maria Santissima. Hey! Legitimate daw po, di ba? So, wala na, mga babayan. Tapos na. Kasi, yung police mismo na nagsasabi, yung ano, yung hepe doon na nagsasabi na ito ay legit operation, hindi po nila pinaniniwalaan. Hindi natin alam kung sino kakampi natin, sino kalaban eh. Diyos mio, perdon. Magbasa nga tayo ng comment. Sabi ni Chicklit, ayon kay Madam Harlica, protector daw yang si Anaconda ng drug lord. During ceremony as a chief, the new PNP chief, andon sa event yung suspected na drug lord. Sabi ni Chicklit. Sino nagsabi na? Si Maharlica. Sabi ni Belen, Kadangan Sagban. Baka may connection sila. Sabi ni Fox Queen, yung mga sundalong namatay, inimbestigahan, iniimbestiga ng CHR. Wala. D-Light, ano sabi ni Kuting sa mga nangyayari? Dede, walang... Sabi ni Tess Binko, baka may payola, kaya nasibak ang mga nanguhuli. Ay, hindi natin alam. Vic Abila, bangag. Oo. Sabi ni Anggong Segerdor, mga pulis, hoy, gising na kayo. Mga pulis, pinapagising na kayo ni Anggong. YouTube, CHR, Criminal on Human Rights. Sabi ni Elena Dagilies, makahakahay blood balita. Di ba? Ang baba na nga ng moral ng kapulisan ngayon, lalong bumaba ngayon dahil sa ginagawa nila, sabi ni Bryke Naria. Sabi ni Sharon Tan, binibaby pa kasi ang bongbong na yan, di pa patalsikin ni Inday. Sabi ni Judith Solomon, may body cam po ba mga pulis na involved para may laban sila? Grabe na ang panahon ngayon, mas pinagtatanggol ang mga drug users. Yung ano po kasi, yung body cam po, yung body cam, SOP na po yun pag may raid. So yun ang hindi po natin alam. Yung ano hindi natin alam. Kung may body cam, makakaligtas sila. Pero, kung walang body cam, yun lang. Kaya dapat, doon sa mga pulis na nanguhuli or nagsiserve ng warrant, dapat talaga may body cam para may presenta ka na ebidensya na ito, ginawa namin. Sabi ni Jeji Asuncion, Boss MJ, ang mga nagbebenta na ngayon ng legit at mga nanguhuli ang legit ang illegitimate. 'Di ba? Sabi ni Cesar Lube, kapag gumawa ka ng kabutihan, imbestigahan ka. Pero pagka smuggling ka, tahimik sila, sabi ni Cesar Lube. Grabe naman. Sabi ni Wapakels, Master, baka kasi matukhang siguting pagka sa Davao may hit-hit. Diba?
Susan Park, Mr. President, gising ang gulo na ng Pilipinas. Do something about it, di ba? Kuya Bobby M, diretsahan. Shout out, sir. Shout out. Sa pambansang loyalista watching from United States of Cebu City, Philippines. Oh, nasa United Cebu, United Cebu, Philippines pala to. Oh. Sabi ni Bright Naria, kapag pulis nanguhuli laban sa droga, sinisibak. Pero kapag pulis sinuhuli dahil sa droga, nililipat lang. Alam na this. Romeo Cañete, wala na talaga. Sa katinuan pa ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Pascual Razon, Master, anong meron sa April 9 according to Captain Dado? Sa April 9, mga kababayan, ay... Ayoko sabihin kasi hindi naman ako sigurado doon. Oh. Basta magkakaroon ng... ang pagkakaalam ko, April 8, magkakaroon ng maisog rally, sana sa Malolo, sa Barsoen Church. Kaya lang, hindi po yung binigyan ng permit. So, hindi ko alam kung yan ba ang sinasabi ni Kadado. Kasi, hindi ko naman napapanood si Kadado eh. No? Baka, yan ang sinasabi niya ay maisog rally. Okay? Na wala pa naman pong confirmation kung kailan. So, pagkatapos po ng ano... ng mahal na araw, so malalaman natin kung saan yung lugar, kung mag-iiba ba ng lugar or doon pa rin. Pero ang pagkakaalam kasi natin, eh, hindi po nabigyan ng permit doon sa Malolo, sa Barsoen Church. At pwede rin na ang sinasabi ni Kadado ay ilalabas na yung polvoron video. Mm-hmm. Rantic TV, dapat na talaga man... mailabas ang pulburong video para talaga magkaroon na ng katahimikan ng Pilipinas. Oh. Diba? Sherlani Pipito, dapat na nakaupo si BP Sara bilang presidente. Ah, tanggalin na yan. Si Pajardo kasama ang ibang pulis. Kasabwat, mga pati si Browner. Sabi ni Sherlani Pipito, galit na galit. Oh. Sali, naghamon sila at ang ilabas na ang video. Ah. Sino naghamon? Rolando Guerrero kasi ilalabas. Nabodol ni Bangag. Ano ba yan, Pajardo? Raymundo Manlukot. Baliktad na ngayon ang madali, ang mabuti masama sa kanila. Ang masama mabuti sa kanila. Ito na nga, mga kababayan. Mas pinakikinggan na ngayon yung masama ang imahe. Oo. Mas pinakikinggan na ngayon yung masama ang imahe. Katulad nito mga makabayan Black. Oo. Kasi ito, si Makabayan Black, si Franz Castro, mga kababayan, ay matindi, no? Matindi ang boses ngayon ng Makabayan Black talaga dito sa administration na ito. Ang pagkakaalam ko, mga kababayan ng Makabayan Black, ay hindi yan binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganito kalakas na boses diyan sa Kongreso. Di ba? Pero ngayon, ang tindi. Oo, lab na lab nila. At napapansin nyo ba ngayon, mga kababayan, ngayong araw lang na ito, or ngayong linggo na to, mga kababayan, ha? Parang gusto nilang i-bowling, ha? Parang gusto nilang i-bowling ang lahat ng mga Duterte. Tingnan nyo, damay-damay na, Inday Sara Duterte, Pulong, Basti Duterte, PRRD. Sa makikita mo sa balita, silang apat, lagi na sa balita. Diba? Oh. So maganda itong galawan ng mga tambaluslos, mga kababayan, kasi ang pinapagalaw nila yung hindi paghihinalaan. Halimbawa, yung kalaban ng administrasyon na Akbayan, di ba? Yun sila ano, sila Carpio, Akbayan, tapos si Makabayan Black. Yan ang pinapagalaw nila para kunyari wala silang kinalaman. Pero wag na. Alam na namin yung mga tirada ninyo eh. Sa ganyan kayo magaling. Yung sa mga pailalim, di ba? Yung kunyari, walang alam, press release, oy, wala kaming kinalaman dyan. Bakit? Nakita nyo bang ako? Oo. Narinig nyo bang sinabi ko yan? Hindi nga kayo nagsabi, pero inutusan nyo. Pero nag-utos kayo, di ba? Di ba? So now, eto, mga kababayan. Parang isinusulong nitong si Franz Castro na imbestigahan si Pangulong Duterte diyan sa issue diyan sa Ayungin Shoal. Itong pagpapaalis noong nakasadsad na
BRP Sierra Madre, no? So, ang pinagdududahan at pinagbibintangan nila si Pangulong Duterte na si Pangulong Duterte daw, mga kababayan, ang nangako or nakipag-deal sa China na tatanggalin. Tatanggalin nga itong BRP Sierra Madre. Pero sa mga nakaraang taon, mga kababayan, ay paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi yan tanggalin dyan. Diba? Hindi yan tatanggalin. Oh, sa tingin nyo, kung si Pangulong Duterte may kasunduan sa China na tanggalin yan, magsasalita ba kaya nang ganyan si Pangulong Duterte? Eh sila nga na mismo nagsasabi, kaibigan ni Duterte ang China, diba? Oo. Bakit sasabihin ni Duterte na wala akong sinabi? Ha? Hindi ako nakipagkasundo na alisin yan dyan. Eh di nagalit sa kanya yung kaibigan niya kung totoo man na meron sila. Oh, di ba? Oh. Ang nangyayari dito kasi mga kababayan, no? Para nalilihis na po tayo, no? Nalilihis na po tayo sa tunay na isyu ng korupsyon. Tunay na isyu ng mga pangwawalang hiya. Di ba? Dinadivert nila ang isyu gamit ang mainstream media. Oh. Tingnan mo, nabaliktad tayo ngayon. Oo. Oh. Noong mga unang linggo, unang buwan, 'di ba? Putok na putok yung PI. Oo. Putok na putok yung mga insertion sa mga budget. Oo. But parang nabaliktad data, Duterte na ngayon, 'di ba? Oh, nawala na yung issue sa PI kasi nga itong mga nag-iimbestiga diyan sa Senado ay puro grandstanding lang. 'Di ba? Oh, sabi ni June Bag, may gentleman's agreement daw sila. Iba po ang gentleman's agreement, ha, sa kasunduan talaga ng bansa sa bansa. Gentleman's agreement, yun yung sinasabing, oh pre, oo, eh, yung ano, anak mo, inaaway naman ang inaaway yung anak ko. Baka pwede naman pagsabihan mo yung anak mo na tigilan naman sa kakaaway ang anak ko. Oh, sige pre, ako na ang bahala sa anak ko. Ako na ang bahala. Pagsasabihan ko yan. Ganon ang gentleman's agreement. Oo. Wala pong kasulatan. Oo. Walang kasulatan. Walang papel. Hmm. So, bakit nila uobligayan si Pangulong Duterte? Diba? Hindi naman siya nakaupo ngayon. E sabihin na natin na may kasunduan si Pangulong Duterte at ang China dati. Anong pakialam nila? Duterte yun, Marcos na ngayon. Diba? Now, kung meron man silang gustong malaman, eh dapat sila nakikipag-usap sa China, hindi si Pangulong Duterte, dahil wala naman sa posisyon na si Pangulong Duterte. Diba? Ginagawa nga nila tayo mga obo. Ewan ko ba kung bakit. Oh, sabihin pa natin, oh, may kasunduan si Duterte kay Xi Jinping. O ano ngayon? Oh, tapos na si Duterte. Kayo na may hawak ng manibela. Oh, kung bumanggaman ang sinasakyan natin, eh kasalanan nyo yan. Eh kayo na nagmamaneho eh. Hindi naman si Duterte. Policy ni Duterte, yun yung dati. Policy ni Duterte. Kung may mangyari man nung panahon na yon, ha, na si Duterte pa nakaupo, eh sagutin ni Duterte yon. Eh ngayon, di naman si Duterte na nakaupo eh. Kayo na. Now, gusto niyong malaman kung may ano, may kasunduan. Eh di alamin niyo. Bakit niyo obligayan si Pangulong Duterte? Kayo magtrabaho kayo. Gawin niyo yung trabaho niyo, 'di ba? Oh, kausapin niyo yung China. Oh, may kasunduan ba kayo ni dating Pangulong Duterte? Ganun, 'di ba? Dali-dali eh. Marmalad pa, hello, magandang gabi. Oh. 'Di ba? So hindi ko maintindihan kung ano talaga ito, puro to black propaganda. Oo. Kumbaga, palitawin natin ang palitawin ng mga pangalan nito. Tapos bintangan natin ang bintangan ng ganito. Abay kung maniniwala pa sila sa inyo. 'Di ba? Oh, eh guys, ito na mga share rocket, dali-dali. Oh. 'Di ba?
Sa bagay, nagpapakatotoo lang si Harry Roque, wala namang problema doon, di ba? O sinabi niya, gentleman's agreement, o usapang lalaki sa lalaki lang, parang ganun. O pre, o, yung usapan natin ha, sa tuwing magkikita. O, tapos may nangyari, no? Pre, may usapan tayo, di ba? Tapos ba't ganyan? O, parang hindi mo naman sinusunod yung usapan natin eh. O, pare, o, lalaki, usapang lalaki yun, di ba? Ba't di mo tinutupad? Parang ganun. Oh. Hindi katulad nung may kasulatan. Oh. Ay, hanapin nila yung kasulatan. Kung meron. Ba't tinatawan-tawanan lang sila ng PRRD? Di ba? Itinanggi na ni Pangulong Duterte yan. Wala siyang kinalaman. Wala siyang ipinangako na alisin. Yan. Ang hihina ng mga kukote nito eh, no? Bakit magsasalita si Pangulong Duterte na wala siyang kasunduan, hindi siya nakipagkasunduan, alisin niyan dyan? Di ba? Bakit magsasalita siya? Magsisinungaling ba siya? Eh kung nagsinungaling siya, edi ibubuking siya ni Jinping. Di ba? Sabi niyo, kaibigan ni Pangulong Duterte si Jinping. Tapos kayo na yung maniwala. Ang hihina ng kukote. Pag nagsinungaling si Pangulong Duterte, na may kasunduan sila, eh di friendship over yon. Friendship over. Tapos ang friendship nila ni Xi Jinping. Oh, paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte yun, di ba? Oh. Pero, eto ang gusto nila mangyari ngayon. Sa gawa sana ng pagdinig ang Kongreso kahit na naka-break ang kamera. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Partylist Representative Franz Castro. Muling nanawagan ang makabayan block lawmakers sa liderato ng kamera na Ang lupit nito eh, no? Araw-araw nasa balita, ang lupit. Oo, attack dog. Attack dog. Oh. 'Di ba? Oh. Attack dog lang eh, no? Halata-halata eh, 'di ba? Oh. Sa gawa ng pagdinig, kaugnay ng inihain itong House Resolution Number 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating presidential... Ang lupit, no? Ang lakas nito sa Kongreso ngayon. Ang lakas nila sa Kongreso. Nakakapagtaka. Ano sa tingin nyo? Ano nangyayari kaya? Oh. Test bingo, may kaso nga yan, di ba? Kumusta na kaya kaso niya? Eh, hindi ako. Eh, baka may ex-deal. Ah, tanggalin niyo yung kaso ko, ha? Oo. Sige, babanatan ko si Duterte, pero yung kaso ko, tanggalin niyo, ha? Parang ganun. Pwede, ganun, ha? Pero hindi ko naman sinasabing ganun ang ginawa nila. Pwede yun, posible. Di ba? Sabi ni Pak na Eclipse, gusto pa nga ni PRRD na dagdagan ang bulok na barko dyan. Di ba? Di ba? Pinky Punky, thank you so much, ha? Mga attack dogs. Ito ang mga tunay na attack dogs kasama ng mga vlogger. Ang lupit. Ang tindi. Napapansin nyo ba? Ito pinakamaingay ngayon, si Franz Castro. Spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Ito anya ang maaaring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating... Ang tindi talaga ng mga utak nito. Ako nga alam ko kung bakit hinaharas eh. Sila nga alam nila kung bakit hinaharas eh. Diba? Exclusive economic zone, kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga istrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng So kung may gentleman agreements dati, kayo ang gumawa ng bagong agreement ngayon, di ba? Tapos na si Duterte.
Kung may gentleman's agreement man sila dati, wala na kayong pakialam dun. Kayo na nakaupo ngayon eh. Tanungin nyo, oh, tanungin nyo, ano ba kaila- dapat natin gawin para hindi tayo magbanggaan na magbanggaan dyan? Oh, ano ba kailangan natin gawin? Oh, makipag-abrasa ka rin, makipag-shake hands ka rin, si, yung pangulo natin. O, doon kay Xi Jinping. Kaya lang, wala na eh. Tuta na tayo ng kano eh. O, isa yon sa pinaikinagagalit ng China. O, tingnan nyo, eh, may picture na naman nga eh. O, US, suportado ang Pilipinas sa laban sa China. O, butang lang eh. O, eh, magagalit talaga yung China. Di ba? O, ewan ko sa inyo. Basta kami, kung magkagulo man, huwag nyo kami dadamay dyan. Kayo-kayo lang yan. Kasi kami, gusto lang namin tahimik na bansa. Diba? Eh, sa tingin namin eh, pakiramdam namin, kayo nagpapagulo eh. Diba? Ang gugulo ninyo eh. Teritoryo. Nang kasunduan nila, status ko. Walang gagalaw, walang magagawa ng kahit anong improvements, at walang magiging problema. So, pagdating ko sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan ng nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para ayusin daw yung Sierra Madre. Wala na yun. Nung natapos yung term ni Pangulong Duterte, yung kasunduan na yun, wala na yun. Di ba? Wala na dapat yun. Ito naman kasing China, alam naman nila na hindi na si Duterte ang presidente. Di ba? So, bakit kasi, yun pa rin ang pinangahawakan nila kung gentleman's agreement. Pero ang problema kasi, etong presidente natin, ayaw naman makipag-usap sa China. O, paano mo, ito na lang napakasimple. Paano mo susolusyonan ang isang problema kung hindi ka naman gumagawa ng solusyon? Di ba? Paano magbabati ang isang magkaaway kung nagsisigawan? Ganun lang kasimple. Di ba? Ito na simple. May kaaway ka. Sigaw mo kayo na sigawan. Sa tingin mo magkakabati kayo? May kaaway ka, suntukan kayo ng suntukan. Tingin mo magkakabati kayo? Hindi kayo magkakabati, suntukan kayo ng suntukan eh. Ayaw nyo mag-usap eh. Kahit nga yung mag-asawa eh. Di ba? Yung mag-asawa, magulo pag nagsisigawan na nagsisigawan. Yung mag-asawa, magulo pag nagbabatuhan na nagbabatuhan ng plato. Pero subukan mong magpag-usapin ang mag-asawa in a different level. Halimbawa, talagang malala na yung away, pag-usapin mo sa barangay. Pag hindi nagkaayos yan. Pag hindi naglabing-labing yan pagkatapos. Ang problema kasi natin dito, maraming mayabang. Tingnan mo, yung isa. Yung Tariela, ang ingay-ingay. Wala naman nagagawang solusyon. Tingnan mo, sa sobrang ingay nila, lalo ba tayo binubomba ng binubomba? Kawawa, yung mga nandun. Kawawa, yung mga naghahatid ng mga supply. Sila, puro nagaganon-ganon lang, nasa gilid. Diba? Alam mo, ang sakit sa ulo. Dre, kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Subalit ayon kay Attorney Roque, ang kasunduang ito hindi na kinikilala ng humaliling Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sa ngayon anya, mas agresibo na sa mga hakbang ito sa pinagtatalunang teritoryo ang China. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang magiging pulisiya ng PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang magiging reaksyon ng China. Baka maging, lalo pang maging agresibo.
Wala, itinanggi naman ni Attorney Roque na sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Diba? Ang kulit ng tokwa yan, oh. Ay, nako. Sabi ni Marmalad Pai, Master Judea for all seasons, blessed Holy Week MJ and Sisconians DDS. Sabi ni CSN Pai, Narco State ang Pilipinas, mga bangagang nasa gobyerno. Sabi ni Bright Naria, kung kay Duterte nangyari ang kasunduan, bakit nandyan pa rin yung barko? Kaya nga. Yung open the book ng PI na ng mga kawatan, ng gahaman, ng ganit ng mga politiko. Wala na naman eh. Oo. Natabunan na. Sabi ni Abril Amore 519, MOA ang tawag doon. Wala namang nangyaring ganun. Gentleman agreement lang is si Mike Tukmol. Ganyan din nagawa, ginawa, secret agreement daw. May naniniwala na siya kay Trinales may gawa sa panahon ni Pinoy. Marmalad Pai, 960 watching on YouTube but only 735 like. Please like. Like naman po tayo, mga kapatid ha. June Bag, sabi ng mga ensamada, strategy daw yan para ma-trigger ang China at girahin tayo at patalsikin si Kuting para si Inday da uupo. Kumbaga, sul-sul daw ang camp ni PRRD. Paano naging sul-sul? Hindi nga nakikialam si BP Sara eh. Di ba? Ayaw nga makialam ni BP Sara. Doon mo makikita na sila talaga, wala, hindi nagja-jibe yung mga argumento nila. Kung totoo yung sinasabi mo, Junbag, ha? Kung totoo yung sinasabi mo, wala. Wala na. Kung sa husgado, talo na sila eh. Strategy ng kampo ng mga Duterte, ha? Na magkagulo sa China, magkagulo dyan sa West Philippine Sea, anak ng tokwa. Paano naging strategy ng mga Duterte yan eh? Hindi nga nakikialam ang mga Duterte dyan eh. Diba? Talo na agad sila. Sabi ni Romel Pulgueras, madami pa din kasing nabubulag sa US America. Akala siguro eh, kapag nagkabombahan na ay kayang depensa ng kano ang buhay ng mga Pilipino, baka maging Ukraine tayo niyan, gawing testing ground. Ako walang problema nga eh. Walang problema kahit bilyon-milyon pa ang Amerikano na pumunta sa Pilipinas. Pero wag lang naman mga militar, di ba? Mapupulbos tayo dyan eh. Mm-hmm. Sabi ni Berlinda Ruiz, napakaseryosong problema ng bansa ICE. Ano na plano ng Pangulo? Bakasyon eh, di ba? Sabi ni Junba, kakapanood ko lang ng vlog sa isang ensamada. Yaan ang sinabi. Bashir ako doon. Wala. Alam nyo na kung ano pag-iisip meron sila. Di ba? Makapag-vlog lang. Hindi uubra. Delby Rodriguez, Mike, musta ang Raptor? Sino kaya nagbigay ng Raptor eh, no? Nakanto ako. Pag sa Ensaymada po ang source nyo, mapapasama talaga kayo. Ay, Diyos ko po. Aileen Narciso, nakakatuwa lang po na ang isang barko, binomba, tapos yung ibang kasamahan, hindi naman napanood po nila. Tapos, sa unahan, tulungan ko no, nasira, binomba. Kung may nakapag-video, nakita dapat lahat sila binomba. Wala tayong magagawa dyan, di ba? Pero ang pinaka, alam nyo talaga ang pinakakawawa dito, yung mga ano natin, yung mga naghahatid ng mga supply, di ba? Kasi sila, nagtatrabaho lang naman sila eh. Nagtatrabaho sila, gusto nila maihatid kasi yun ang utos sa kanila. Tapos yung mga mayayabang, yun ang salita ng salita, sila nasa gilid lang. Kawawa itong mga naghahatid. Di ba? Napakadali dyan eh. Wala namang hindi nalulutas na problema sa pag-uusap. Di ba? Ang problema, ayaw nilang pakipag-uusap eh. Gusto ata, China lumapit. Di, bahala kayo. Bahala kayo dyan. Basta kami, gusto lang namin, tahimik na buhay, tahimik na bansa. Kung gusto nyo ng gulo,
Kaya kayo na lang. Oo. Huwag nyo na kami ilamay. Mga Coast Guard ang kawawa, sabi ni Pom Scute. Correct. Di ba? Kasi sila yung nasusugatan. Oo. Sila yung nasusugatan, sila yung nabobomba ng tubig. Samantalang itong mga ano nila, mga spokesperson na magagaling, salita lang na salita. Tinitrigger ng tinitrigger, ginagalit ng ginagalit yung mga China. Tapos, syempre, nagagalit yung China, bobomba yung ngayon na nag-aatid ng mga supply. Ang problema dyan, baka magalit sa inyo yung mga nag-aatid, hindi na mag-aatid yan. Oo, ang Pilipino matatapang talaga yan. Matatapang talaga ang mga Pilipino. Matatapang tayo. Pero yung tapang ginagamit niya sa tama eh. Diba? So, anong gagawin natin? Sabi ni tingin ko drama lang po nila yan. Isang barko lang binomba, ng dami nila, sabay-sabay sila. Dapat lahat sasakyan ng Pinas sira, hindi makadaan. Mas marami ang China. Sa bagay na yan, wala naman tayo dun eh. Hindi naman natin nakita, kaya mahirap mag-comment dyan, di ba? But anyway, mga kababayan, bukas po, baka hindi po tayo makapag-live, no? Baka makabalik tayo Saturday or Sunday na, no? Magpahinga naman po tayo. At dahil ngayon ay Semana Santa, magnilay-nilay po muna tayo, makapag-isip-isip, no? At magpalakas ng katawan at isipan, no? Para pagbalik natin, mayroon tayong magagamit na sentido common. Mayroon tayong magagamit na common sense, di ba? At lakas laban sa puyatan. Kasi alam nyo, itong pagbablog ng politika, medyo ano po ito? Medyo masalimuot, medyo nakakapagod, nakaka-stress, kasi lahat 'yan. Yung ipapakita namin mga video dyan, ipapakita kong video, inaaral ko yan. Inaaral natin. Tsaka, paulit-ulit po natin napapanood at paulit-ulit din po natin na na-absorb kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa. Kaya minsan nakaka-stress, minsan gusto ko na huminto eh, mag-vlog eh, di ba? Kasi wala namang nangyayari. Ganun pa rin, di ba? Pero dahil nandyan yung mga sumusuporta sa atin, ng mga subscribers na hindi tayo iniiwan, kaya nagkakaroon tayo ng panibagong lakas at nagkakaroon tayo ng drive para ipagpatuloy ang ating advokasya, ang ating mga ginagawa dito. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsuporta. Yeah? Okay. So, basa tayo ng mga comment dito. Sky Wanderer, si Sarah, ma-pride, ayaw kumala sa unit team dahil gusto niya ipakita kay PRRD na tama naging desisyon niya. Naghihintay lang naman yan ng tamang pagkakataon. Naghihintay ng tamang pagkakataon, Sky Wanderer. No? Dahil kung mapapansin mo, bumibira na rin ng pakonti-konti si BP Sarah. Kung pag-aaralan mo ang mga sinasabi ni BP Sarah, ang mga pahayag ni BP Sarah Duterte, magkakasunod yon, may pitik po yan. May pitik sa administrasyon. Okay? So, I don't think na gustong patunayan ni BP Sarah kay PRRD na tama yung desisyon niya. Dahil ngayon pa lang, kitang-kita naman natin, kahit nga tayo, alam natin na mali talaga. Okay? But, let's just wait, okay? Magantabay, magtiwala lang tayo. Magtiwala lang tayo kay BP Sarah Duterte. Magtiwala lang tayo sa mga Duterte. Dahil, wala eh. Sinuportahan natin ang mga Duterte dahil may nakita tayo. Di ba? May nakita tayo na gawa. May naramdaman tayo na maganda. Kaya hanggang ngayon, nandito tayo. Oy, Nanay Morning Dew. Hello, magandang gabi. Delia Busk. Delia Busk, hello. Bagang kasi yung mag-asawang nakatira sa Malacanang. Pag-iisip balebalentong, hi-hi kasi, nagtitrip ng gera ang mga. Sabi ni Daylight, Nico, wala na nga sa government si PRRD, bakit kailangan siya makipag-negotiate? Kung ano man ang problema dyan sa West Philippines, si trabaho yan ng presidente. Renato de la Cruz, opo, karamihan sa mga Pilipino, mga warrior. Hello. So yan, Estrella Duterte, niloloko lang tayo ng, sa issue nitong pambubuli.
para tayo linlangin sa kanilang kahayupan. Ang totoong issue ay pera natin, ninanakaw nila. Oh, di ba? Oh. Isa rin yan sa mga naiisip natin. Pero, napaka-demonyo na nila kung gawa-gawa lang nila yan. Di ba? Kasi may nasasaktan na kapwa natin Pilipino. Di ba? Norbert BCM024, you are correct, MJ. I'm just listening. Okay, thank you, ah. Sonia Vasquez, shout out from Antipolo, Lumang Bayan. Okay? Aileen Narciso, mabuhay kayo, Master. Mahirap ang magpakabait, no? Lalo na pag may pinapanigan na masama. Yan. Okay. Okay, sige, mga kapatid. At magkita po tayo muli sa susunod na live stream, no? At mag-iingat po kayo kung mayroon man po kayong mga balak na puntahan ngayong darating na Biyernes Santo, mahal na araw. Ha? Mag-iingat po tayo. Okay? At binabati ko po kayo ng matiwasay at mataimtim na Kuwaresma, mataimtim na Holy Week sa inyong lahat, mga kababayan. Once again, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Get po tayong lahat, mga kababayan. Kalimutan magdasal. Thank you. Bye-bye. I love you all.